Magandang araw mga tol, Floyd Mayweather at si Tank Davis muling nagkita sa laban ni Kalaban versus Benavides. Ayon sa upload ng fighthype.com, nagharap nga po ng face-to-face si Mayweather at Tank Davis. Pero hindi po natin marinig sa video kung ano ang pinag-usapan. Pero sinabi naman ng fighthype na nagkaayos na daw ang dalawa. Matatandaan kasi mga tol na nagkaroon ng away si Davis at Floyd Mayweather. Pero sinabi naman po ni Mayweather sa isang interview na suportado pa rin niya si Tank Davis. May karapatan daw ang isang boksingero na pumili kung ano ang gusto niyang karir. Example na nga daw dito mismo si Floyd Mayweather dahil umalis siya mismo dati sa top rank at nagtayo ng sariling promotion. Kaya naiintindihan niya ngayon ang ginagawa ni Tank Davis na gustong tumayo sa sariling paa. Samantala, update ulit sa laban ni Casimero kontra Filipus. Sabi nga po ni Casimero mga tola, hindi daw tatagal itong si Filipus. Tatapusin daw niya ito sa loob ng third round. Maraming fans naman ang nagsasabi na napakahinang klase daw itong si Filipus. Hindi lang daw ito tricycle driver. Pero wag po tayo magkumpiyansa kay Filipus dahil may kamay din yan. Kapag tumama yan ng solid, syempre masakit din at pwedeng masaktan si Casimero. Pero pagdating po sa experience, lamang talaga si Cuadro Alas. Walang panama sa experience itong si Filipus. Pero abangan po natin sa laban, baka biglang manggulat itong si Filipus. Matigas pa naman ang katawan. Medyo dehado lang talaga si Filipus dahil dito sa Pilipinas gagarapin ang laban. Alam naman po natin na mas lumalakas pa si Casimero kapag dito sa Pinas. Tungkol naman sa isang interview ni Sir JMC Yasat kay Casimero. Dito inamin ni Casimero na mas motivated daw siya ngayon dahil maraming umaatras sa kanya. Isa na nga daw dyan si Naoya Inoue, Rais Alim at si Stephen Fulton. Matapos daw na injury si Naoya Inoue at napospon yung laban niya kay Stephen Fulton. Gusto daw sana ni Casimero na makalaban na lang muna si Stephen Fulton bago kay Inoue. Pero hindi daw pumayag itong si Stephen Fulton, baka daw masilat kay Casimero. Aantay na lang daw ni Stephen Fulton na gumaling yung injury ni Naoya Inoue para sigurado na yung laban. Tungkol naman sa laban niya kay Rais Alim, nag-offer daw ang kampo ni Casimero ng $600,000 hanggang $800,000. Dollars po yan kaya malaki sa peso, umaabot po yan ng 30 million hanggang 40 million pesos. Yun po ang ino-offer ng A-Sign Boxing Promotion kay Rais Alim para lang labanan si Casimero dito sa Pinas. Pero ayon naman mismo kay Rais Alim, wala naman daw ganong offer na nakarating sa kanya. Maganda sana ito kalaban ni Casimero, hindi pa naman naging champion itong si Rais Alim. Kaya magandang pagkakataon din sana sa kanya na makalaban ang isang 3 division champion. Mataas kasi ang ranking ni Alim mga tol, maganda sana kung ito ang mabaklas ni Casimero para angat agad sa ranking. Kaya abang na lang po natin yung paparating na laban ni Casimero sa May 13, pupuntaan po natin yan sa Manila. So hanggang dito na muna tayo sa ngayon mga tol, maraming salamat po.